Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sinumang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, tayo pong lahat ay muling tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang angka ng Diyos. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw na kung saan tayo ay nagpapasalamat, humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at iniaakyat natin ang ating mga panalangin sa ating Panginoon. Kaya nararapat lamang po na aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala ng iyong anak para sa aming nabuhay talaga, kami nawa ay maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kaniyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roon kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pa't nasubasob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig.
tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. Tatlong araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye Matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain na kita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong saserdote upang dakpin lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Yesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas.
Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo po ang lahat. O Alleluia, 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 Alleluia. Ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kaniyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, nitong mga nagdaang araw sa ating ebanghelyo ay patuloy na pinakikilala ang ating mahal na poong Jesus Nazareno, na siya ang tunay na tinapay ng buhay. At bagamat tahasan ng sinasabi ng ating Panginoon na siya ang tinapay ng buhay, ang mga tao hindi pa rin naniniwala at hindi makapaniwala. Ang mga tao punong-puno ng katigasan ang kanilang mga puso. Kaya nga po, magandang palalimin natin ang ating pagninilay sa ating Panginoong
Jesus Nazareno bilang tinapay ng buhay. Kaya nga po ang unang magandang katanungan ay, sa paanong paraan si Jesus ay nagiging tinapay ng buhay? Sa atin bang simpleng pananalangin at pagluhod? Sa atin bang mga salitang papuri at pagsamba? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, simple lang ang sagot. Sa banal na Eukaristiya, ay tinatanggap natin ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po magandang pagnilayan kung ano ba ang Eukaristiya. Alam po ninyo, ang Eukaristiya ay hango sa salitang Griego na Eukaristien. Ang Eukaristiya ay nangangahulugang nagpasalamat at nagbibigay pasalamat. Ang Eukaristiya po ay ang ating pasasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pakikibahagi natin sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Kanyang Anak, ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya naman, huwag nating kalimutan ang mga sumusunod. Unang-una, ang Eukaristiya po ay isang pag-aalala o memorial. Noong bisperas ng kaniyang pagpapakasakit, winika ni Jesus, "Ito ang aking katawan na ibinibigay ko para sa inyo. Ito ang aking dugo na ibinubuhos ko para sa marami, para sa kapatawaran ng mga kasalanan." Si Jesus mismo, ang ating Nuestro Padre, ang nagsabi at naghabilin, "Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Alam po ninyo, para sa mga Griego, ang alaala ay hindi lamang pagbabalik sa nakaraan. Ang alaala ay pagdadala sa kasalukuyan ng mga nangyari sa nakaraan. Kaya sa tuwing inaalala natin ang pagliligtas ni Kristo sa krus, patuloy at tunay itong nagaganap sa kasalukuyang panahon. Kaya naman, ang Eukaristiya ay pagsasaganap ngayon ng sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo. Ito ay hindi lamang pag-alaala, ngunit ito yung tinatawag na pagsasangayon ng dakilang pag-ibig at bagong tipan sa dugo ni Kristo. Tuwing ipinagdiriwang natin ang Eukaristiya, ang sangtuwaryo ay nagiging makabagong kalbaryo. Ang altar ay nagiging krus, at ang tinapay at alak ay nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang pari ay nagsasabuhay muli ng kamatayan ni Jesus. Ikalawa, ang banal na Eukaristiya na itinatag mismo ni Jesus noong huling hapunan. Ayon sa banal na kasulatan, noong gabi nang siya'y ipagkanulo, tinipon ni Jesus ang mga apostol, ipinagdiwang ang huling hapunan, at dito ang ating Panginoon mismo ang nagtatag ng banal na Eukaristiya. Pinatunayan sa atin na ang Eukaristiya ay hindi imbento ng mga Katoliko na siyang ibinabato sa atin. Ngunit napakaliwanag mula sa mismong teksto ng banal na kasulatan kung paano itinatag mismo ni Jesus
ang Eucharistia, ang kanyang sakripisyo at pasasalamat. Ikatlo, ang Eucharistia po o banal na misa ay isang misteryo. Ang ating paniniwala sa Eucharistia ay isang gawa ng pananampalataya, isang misteryo, at ito ay lampas sa pangunawa ng tao. Ang banal na Eucharistia, ang pinakadakila sa lahat ng sakramento. Ang banal na Eucharistia, hindi lamang isang instrumento sa pagbibigay ng biyaya. Narito mismo ang aktwal na tagapagbigay ng biyaya, ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, na ating tinatanggap sa banal na komunyon. Ikaapat, ang Eucharistia ay tunay na pamamalagi ni Jesus o yung tinatawag nating real presence. Si Jesus ay tunay na naririyan sa Eucharistia sa pamamagitan ng mga mananampalatayang nagkakatipon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa katauhan ng mga pagdiriwang o namumuno ng pagdiriwang. At higit sa lahat, ang ikaapat ay ang tinapay at alak na nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Kaya nga ang kaniyang presensya ay tinatawag nating tunay at personal. Ikalima, ang Eucharistia, isang sakripisyo. Ang misa ay isang sakripisyo na hindi hiwalay sa krus. Bakit sakripisyo? Sapagkat sa kalbaryo at sa misa na siyang pagsasang-ayon ng kalbaryo, si Kristo ay parehong pari, ang nag-alay, at si Kristo rin ang hain. Kaya ibig sabihin, ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno ay ang tagapag-alay at inalay niya ang kanyang sarili. Ika-anim, ang misa ay itinatag sa konteksto ng isang salo-salo or communion. Lahat ng uri ng salo-salo ay may dimensyong sosyal. Nakikisalo tayo sa mga handaan upang lumalim ang ating ugnayan sa isa't isa. Ang misa ay isang sakramento ng pagmamahal at pakikipagkaisa natin sa ating Panginoon. At dito sa banal na Eucharistia, lahat tayo ay magkakapatid sa ating pananampalataya. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, mula sa pagkabata, natutunan natin sa katisismo kung paanong ang ordinaryong tinapay at alak ay nagiging banal na katawan at dugo ni Kristo na siyang ating tinatanggap sa banal na komunyon. Hindi lang simbolo ang ating tinatanggap, kung hindi si Jesus mismo sa kanyang pagka-Diyos at pagkatao. Uulitin ko po, sa banal na komunyon, hindi lang simbolo ang ating tinatanggap, kung hindi tinatanggap natin mismo ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, sa kanyang pagka-Diyos at pagkatao. Sa ating pagtanggap sa Kanya, totoong tinatanggap natin ang buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang hamon sa ating lahat, sumampalataya at maniwala sa kapangyarihang taglay ng banal na Eucharistia. Huwag po tayong magduda. Ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay kasama natin. Sa ating pagkukumunyon mamaya, siya ay ating tatanggapin.
at siya ay ating patutuluyin sa kailaliman ng ating mga puso. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa kanya ang lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang simbahan naway lumago sa pagkapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus higit na manaig sa Diyos araw-araw kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama naming nasa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakikipag-isa sa kanya, kami ring lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng kanyang katawan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa Satanan, ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming giting pagpapanat, buhay na pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal
ang mga alay naming iyo sa nang kalugdan at kami gawin mong hain sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo, sana o sana sa itaasan. Sana o sana sa itaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa itaasan, sana o sana sa itaasan, sana o sana sa itaasan, sana o sana sa itaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tunay ngang ang tinapay at alak ay nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Huwag tayong magduda. Manalig tayo. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng banal na Eukaristiya. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkagsabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsalo
masaya sa tinapay na pamista. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birheng Maria ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 29, 2023, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Linggo, April 30, 2023. At ang misa naman ay ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Reverend Father Reynante Tolentino, rektor ng Antipolo Cathedral, at susundan ito ng may alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,